ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog na sa Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan ni ito na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangang panggawin ni Kristo. Para sa simbahan na kanyang katawan, ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon'y inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito,
ako'y nagpupunyagi at pumapamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din ang mga taga Laodicea at sa lahat ng hindi nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala ni Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanyang natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtasay karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos at sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayong dinaranas. Siya ang kublihan at ating lunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ng kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin bang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan po natin ang kwento na kung saan ang mga Pariseo at mga eskriba ay tila hinahamon at tinutuligsa si Jesus. Napakinggan po natin na si Jesus sa araw ng pamamahinga ay nagturo sa sinagoga. Tandaan natin na para sa mga Pariseo at mga eskriba, isang banal na araw ang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, kapag sinabing pahinga, hindi ka dapat kumilos. Wala ka dapat gawin. Sa Ingles nga, you cannot even lift a finger during Sabbath. Pero magandang tingnan mga kapatid, ano nga ba talaga ang konsepto ng araw ng pamamahinga? Tandaan natin na tayo bilang mga tao, meron tayong kalayaan. At ito yung isang bagay na tila ginagalang ng Diyos sa buhay natin. Nirerespeto ng Diyos ang kalayaan na meron ang bawat isa sa atin. Ngunit magandang pag-aralan at magandang tingnan, ano nga bang ibig sabihin ng salitang kalayaan? Kapag sinabi natin ang kalayaan, sa panahon natin ngayon, gawin ang gusto kong gawin. Walang pwedeng mangialam. Bakit? Malaya ako eh. Kaya nga, para sa atin, ang isang taong malaya, kaya niyang gawin ang lahat. Lahat ng kanyang minimiti sa buhay, kahit makasakit. Bakit? Malaya ako eh. Pero tandaan natin na ang kalayaan ay hindi lamang paggawa ng kagustuhan natin. Bagkus, ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay paggawa ng mabuti. When one speak of freedom, it is not just simply doing what we want. But when one speaks of freedom, it is doing what is truly good. Kaya ka nagiging malaya bilang isang tao at bilang isang Kristiyano dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. At yan ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay tinulugsa ng mga Pariseo, ano ang kanyang tanong? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Dahil sa araw ng pamamahinga, ipinapaalala sa atin kung paano natin gagamitin ng tama, mabuti, maayos ang oras na ito. At ang oras na ito ay oras dapat lagi ng paggawa ng tama at mabuti. Sa madaling salita, mga kapatid, walang pumipigil sa atin na maging malaya. Ngunit dapat intindihin natin na ang kalayaan ay oras ng paggawa ng mabuti. Ang bawat isa sa atin, malaya. Pero kasama sa kalayaan na ipinagkaloob at ginagalang ng Diyos sa atin, nawa gumawa ng kabutihan, gumawa ng tama. Kaya nga, mga kapatid, si Jesus sa kanyang buhay, naging malaya naman talaga siya. Pero yung kalayaan ng Panginoon, kailanman ginamit niya sa kabutihan, ginamit niya sa paggawa ng mabuti.
Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalahanan tayo na sa kahit sa araw ng pamamahinga, araw na laan sa Diyos, araw na hindi tayo dapat kumilos at gumawa, pero oras na dapat lagi nating ginugugol sa pagpili at paggawa ng tama. Malaya ang bawat isa, pero ang kalayaan dapat ginagamit sa kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang apwa. Pahalaga natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat membro ng ating simbahan. Ang ating panalangin, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng katarungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya ng mga pinahahalagang proyekto, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa mga pinanghihinaan ng loob, naway makadulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao naway mamaya pa sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan.
Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghaing ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, nasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Pagsaluhan ang katawa at dugo.
hati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon at Diyos nating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay, pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba San Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
sana.